sa bansa ngayong Disyembre ang Pinoy na nabihag ng Hamas na si Helenor Pacheco para magbakasyon. Bago yan, binalikan niya ang kanyang tinutuluyan noong siya ay nabihag ng Hamas. Magbabalita si Rachel Pawi. Exclusive. Ito yung bahay namin ngayon. Parang halos natira. Yan lang yung natira yung mamad. Ito na lang ang naabutan ng Pinoy caregiver na si Helenor Pacheco sa dati niyang bahay sa Kibbutz Ner Oz sa Israel. Ngayon lang niya uli ito na bisita, 2 buwan mula nang dukutin siya ng Hamas. 4 na taon siyang nanirahan sa lugar kasama ang 80 anyos na employer na tinatawag niyang si Lolo. Napabuntong hininga na lang tuloy si Jimmy. Nagsisi nga pumunta si bumalik lahat yung alaala. Ang dating disenteng bahay, mamad o bomb shelter na lang ang natira. Kasabay ng paglusob ng Hamas nitong October 7, sinunog din nila ang bahay. Sa bomb shelter, makikita pa ang sofa na namantsahan ng dugo ni Lolo, kung saan siya binaril ng mga terorista. Natagpuan din ni Jimmy sa loob ng bahay ang isa sa 2 bala ng baril na tumama sa kanyang mga binti. Nakuha na ako doon sa ibaba ng bed ng sofa na yan. Nung nilabas na nila ako, sabi ko, yan ko lang ako. Masakit man para kay Jimmy na makita ang kinahinatnan ng kanilang bahay, nakahinga naman siya ng maluwag nang mabisita ang puntod ni Lolo. Dahil napamahal na sa pamilya ng inaalagaan, dito siya muli magtatrabaho matapos magbakasyon sa Pilipinas. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Israel, December 17, nakatakdang umuwi ng Pilipinas si Pacheco. Magtutuloy-tuloy rin ang post-war debriefing kay Jimmy rito sa Pilipinas. Tiniyak naman ng Israeli government na sagot nila ang lahat ng medical expenses ni Pacheco. Bukod pa ito sa lifetime pension na matatanggap niya. Habang patuloy naman ang giyera sa Gaza, inadopt ng United General Assembly ang resolusyon na magkaroon ng agarang humanitarian ceasefire roon. 153 member states ang bumoto pabor sa humanitarian ceasefire, kabilang diyan ang Pilipinas. Sa tala ng Department of Foreign Affairs, 17 Pilipino pa ang nasa Gaza at hindi pa rin makalikas dahil sa patuloy na pag-atake at pambobomba ng Israel. The Philippines believes strongly that a humanitarian ceasefire is crucial to halt the loss of life and suffering. This ceasefire is a necessary step to facilitate the delivery of urgent humanitarian aid to all affected civilians, irrespective of their affiliation. Nanawagan din ang Pilipinas sa member states na sumunod sa international law na layong protektahan ng mga sibilyan, kababaihan at mga bata. Handa raw ang Pilipinas na tumulong para sa mapayapang pagresolba sa giyera na nirerespeto ang karapatan at pangangailangan ng Israeli at Palestinian. Pero kung may mga pumabor, meron ding 23 nag-abstain, habang 10 ang hindi pumabor, kabilang ang Amerika at ang mismong Israel. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.